Hello guys, welcome sa ating muting channel. Sana suportahan natin to. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung paano ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Fire extinguisher, ito yon. Yan, dry powder. Kasi kung ikaw, isa kang security guard, nag-iisa ka doon sa duty mo, single post, o tulad ko, nag-iisa ako ngayon dito sa buong building na to, kung magkaroon ng sunog at mapansin mo na may maliit pa lang na sunog o nag-uumpisa pa lang ang sunog at hindi mo alam kung paano gumamit ng fire extinguisher, anong gagawin mo? Tatakbo ka na lang. Pag tumawag ka ng bumbero, split seconds lang eh, segundo lang yung apoy, ang bilis yan lumaki. Ilang minuto yung travel time ng fire truck bago dumating sa location mo. Eh, natataranta ka na. Hindi mo na maibigay yung tamang address mo, tamang location mo. Bago dumating yung fire truck, yung mga firemen, ubos na. Tapos na yung sunog. Fire out na. Kasi wala na siyang masusunog, ubos na eh. Bilang security guard, I think common o basic na dapat may knowledge tayo kung paano ang pag-operate ng fire extinguisher. Ang fire extinguisher natin ngayon ay type A, B, C. Para siyang complete fertilizer eh. Pwede siya sa lahat ng classes of fire. So, tandaan natin mga buddy, dapat talaga may basic knowledge tayo sa kung paano natin i-operate itong fire extinguisher na to. Kasi siyempre, security guard nga tayo eh. Inaasahan tayo ng may-ari ng building, ng kliyente na yon na magagawa natin yung mga basic needs. Kahit hindi naman tayo fireman, hindi tayo trained pumatay ng sunog, pero yung apoy na nagsisimula pa lang, hindi pa yung apoy is hindi pa umabot sa bewang mo yung taas o hindi pa ganun kalaki, nagsisimula pa lang. Kung may fire extinguisher sa pwesto mo, may extinguish mo yung fire, hindi matutuloy yung sunog. Kasi alam mo kung paano gamitin yung fire extinguisher. At tandaan natin mga buddy, ang apoy merong triangle of fire. Bali, tatlong components yan. Kung wala ang isa doon, walang sunog, walang apoy. Alam nyo ba kung ano yung components of fire na yon? Una, fuel. Pangalawa, oxygen. Pangatlo, heat. Yung heat, yung init. Diba? Kung isa sa tatlong yon ang wala, hindi magkakaroon ng sunog. Sabihin natin, sige, may fuel, may heat, wala namang hangin, hindi magpo-prosper yung apoy. Tandaan nyo ha, baka meron pang hindi maniniwala na pag walang hangin, hindi matutuloy ang apoy. Magsindi kayo ng kandila, tapos umaapoy na yung kandila, takpan mo ng bote, isild mo siya, mamamatay yung apoy. Pag naubos yung oxygen sa loob ng bote, kusang mamamatay yung apoy. Ganon din ang sunog. Eh kung sabihin natin na nasusunog na yung pwesto mo, building halimbawa, isasarado mo yung building para mamatay yung apoy, hindi naman ganun eh. ilang oras bago maubos yung oxygen doon sa loob ng building na yon. Kasi kahit naman wala sarado yan, may oxygen pa rin tayong hinihinga dyan. Kaya lalaki at lalaki pa rin yung apoy. So, kung wala ang isa sa tatlong components ng fire na yon, walang hindi magkakaroon ng sunog. May oxygen nga, may heat nga, wala man namang fuel. So, hindi pa rin siya. Kaya, alin man sa tatlong yon ang mawawala, is walang sunog na mangyayari. So, i-assume natin, may sunog na. Nandiyan ka, nakapakuya-kuya-kuya ka dyan. Nanonood ka ng YouTube eh, ng videos, ng movies eh. Napansin mo dun yung isang kukok na halimbawa bisita o empleyado,
naniligaryo, inihagis dun sa trash can. Eh, yung trash can na yun, mga papel yun. May mga plastic dun. Sa katagalan nung upos ng sigarilyo dun na may baga, umapoy. Nakita mo yun. And besides sa trash can lang, may mga katabi siya dyan, mga combustible materials. May mga tuyong kahoy dun, tuyong dahon. Kinain ng apoy yun ngayon. May fire extinguisher ka sa tabi mo, sa pwesto mo. Hindi mo alam paano i-operate. Ano gagawin mo? Bubuhatin mo yung fire extinguisher, hampas mo dun. Hampasin mo yung apoy para mamatay. Kaya, basic na dapat bilang security guard, alam natin kung paano i-operate ito. So, napakasimple lang. Napakasimple lang. Tandaan ninyo yung PASS. P-A-S-S. PASS. Pag nasunod nyo yon, yung apat na letters na yon, yun na ang tamang pag-operate ng fire extinguisher. Usually, ang naka-install ng mga fire extinguisher tulad dito sa akin, school ito. Maliban sa fire extinguisher, may mga fire hose reel din kami dito. Anong makikita sa loob ng fire hose reel? O may hose na direct na sa tubig, sa tubo ng tubig. So, kung malakihang sunog na talaga, pero nag-iisa ako eh, hindi ko naman kaya i-operate yun. Ano yun? Anong gagawin ko dun? Ipupulupot ko yung hose sa liig ko, tapos i-open yung valve, tapos yung nozzle, hindi makakaya. Kaya may mga fire extinguisher. Maliban sa type ABC na fire extinguisher, meron pa kaming type BC, yung carbon dioxide. Pero ito lang muna tayo sa patamang pag-operate. Hayaan muna natin yung types of fire extinguisher na yan. So, yung PASS na sinasabi ko, yun yung tamang pag-operate ng fire extinguisher. So, ito yung ating gamit ngayon. Example natin is yung powder, dry chemical. Umpisa natin sa letter P. P first is pull the pin. Ito yung pin na to, yung may ring. Yan yung pin, yan yung nagda-lock dito. So, yung first step, yung P is pull the pin. Pasok mo yung daliri mo dito sa ring na to. Hilahin mo yan. So, pull the pin. Yan na yung first. Ito kasing plastic na to is ito yung seal niya na katunayan na hindi pa siya nagagamit. So, pwede mo rin naman matatanggal. Malambot lang din naman to. Pigtasin lang yan. Tapos, pull the pin. Then, na-pull mo na yung pin. Letter P yun. So, first step na. Ito yung nozzle niya. Ito. Ito ang i-aim mo o itutok mo doon sa base ng fire, doon sa pinakapuno ng apoy. Halimbawa, yung kahoy na nasusunog o yung mga papel dyan o may spilled na gasolina o langis na nag-aapoy. Doon mo siya mismo itutok sa pinakapuno ng apoy, yung base of fire. So, itutok mo na yung nozzle na to. Hawak mo siya dito. Tapos, yung tandaan natin na yung agwat mo dun sa nag-aapoy na yun is at least 1.5 to 2 meters ang layo mo dun sa apoy. Para hindi ka rin naman... Kasi alam nyo, pag binumba mo ng fire extinguisher yun, ito yung apoy. Titirahin mo siya dito sa pinakapuno niya. Papalo yan eh. Lalo na kung gasolina, malakas yung apoy. Papalo yan. Kaya hanggat maaari, ganun siya yung ano mo para agwat ka rin. So first, pull the pin. Aim the nozzle. Then, S is squeeze the lever. Ito yung lever. Ito. Ito kasi pinaka-handle lang niya to eh. I-squeeze mo yan. Pag na-squeeze mo na yan, lalabas na yung dry chemical dito, yung powder chemical. Yun na yung magkukover dun sa apoy. So, first is pull the pin, aim the nozzle, squeeze the lever, and sweep side by side slowly. Slowly, kasi para habang lumalabas yung dry chemical, tinatabunan niya yung apoy, yung puno, yung fuel ng apoy. Tinatabunan niya yon para mamatay yung fire. Kaya slowly, side to side.
wag yung nakatikwas yung daliri tapos iganon-ganon mo. Hindi yon, mauubos lang yung laman ng fire extinguisher mo, hindi yon mamamatay yung apoy, kaya dapat side to side slowly. So pag na-perform mo yon, di patay yung apoy. Ngayon, talagang malakas yung apoy, naubos na yung laman ng fire extinguisher mo, andun pa rin yung apoy, wala ka na magawa dun, atras ka na, wala na yan, naubos mo na yung laman nito, ano pa magagawa mo? Swerte mo kung may fire hose reel sa pwesto mo, yung hose na naka-direct connect sa tubo ng tubig. Swerte mo kasi matras ka man, mabusan ka man ng fire extinguisher, may magagamit ka. Pero kung yung hose naman na gabraso, yung tulad nung hose na ng mga firemen, hindi mo kakayanin yan kung nag-iisa ka. Kasi sino hahawak nung nozzle nun, nung hose, kung i-open mo yung valve? O hawak-hawak mo na yung hose, yung nozzle nun, hawak-hawak mo. Sino naman mag-open ng valve ng tubig? So hindi kakayanin ng nag-iisa. Saka ang lakas ng pressure nun, papalo-palo yun. Madidisgrasya ka pa dun. So dito tayo sa fire extinguisher lang muna. So ganon, tandaan po natin yung PASS, yung P-A-S-S. Yun ang tamang steps ng paggamit ng fire extinguisher. Pull the pin, aim the nozzle of the fire extinguisher, squeeze the lever, sweep side to side slowly. Yan po ang tamang pag-operate ng fire extinguisher. So sana nakatulong sa mga walang masyadong alam na refresh kayo. Doon naman sa may mga alam, okay na yon. At least may alam kayo. Pasalamat tayo na may mga nagturo sa atin nung panahon na bago pa lang tayo. So doon sa may mga alam, tulungan natin yung mga bagong kasama natin, mga first timer. Turuan natin, huwag natin pagdamutan. Napanood nyo ba yung ginawa nung ka-59 natin na yung nasusunog yung kotse, iniligtas niya yung bata. Tapos nung na-safety niya na yung bata, binalikan niya yung kotse. Tapos binomba niya ng fire extinguisher. Ganon. Huwag tayong dapat mataranta. Focus tayo dun sa nangyayari. Kasi kung natataranta siya dun, hindi niya bubumbahan ng fire extinguisher yun. Hahampasin niya ng fire extinguisher yun. Kaso may training siya. May knowledge siya sa paggamit ng fire extinguisher, kaya nailigtas niya yung bata, napatay yung apoy kasi mabilis din yung action niya. Kaya ganun dapat tayo, buddy, bilang mga security guard, huwag lang tayo nakumo, naka-uniform na tayo, nakaupo na tayo doon, tapos na yung trabaho natin, lalo na sa gabi, tulad ko ngayon, gabi, pakuyo-kuyo-akuy na tayo, busy na tayo sa panonood ng movies, matutulog, iidlip. Hindi ganun yun eh. Oo, tao tayo, inaantok tayo. Pero bilang professional security guard, professional kasi may license tayo eh. Huwag nating ikahiya, huwag nating maliitin yung pagiging security natin. Doon tayo kumukuha ng ikinabubuhay ng pamilya natin eh. Ako, napagtapos ko na yung panganay ko ng college, nagtatrabaho na siya sa pagsisecurity ko. So, wala tayong dapat ikahiya. Wala naman tayong ginagawang mali. Hindi naman tayo nangagrabyado ng tao. Pero bilang isang security guard, hindi lang kung muna ka-uniform ka, upo ka dyan, kuya-kuya ka dyan, hindi ganun. Dapat may basic knowledge din tayo. Tulad na lang ng ito, isa na to, yung pagpatay ng apoy. Although hindi nga tayo professional fireman, hindi tayo bumbero, pero dun sa pwesto natin eh. Tayo yung nandun eh, tayo yung first responder. Bilang first responder, dapat may alam din tayo sa mga basic na kakailanganin nating gawin. Kasi tatawag, instinct mo is tatawag sa telepono, tatawag ka ng fireman, call 999, halimbawa sa amin dito, 999. Tatawag ka ng fireman, saan man gagaling yun? Ilang minuto yun bago makarating dito, ubos na yung building na binabantayan mo bago sila makarating. So bilang security guard, bilang first responder, bilang frontliner, kiniklaim naman talaga natin na frontliner tayo eh. So dapat may alam din tayo. So yun. Lagi nating tandaan yung
P-A-S-S. Yun ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Kahit anong klaseng fire extinguisher. Type ABC man yan, type BC, type K, same. Basta fire extinguisher, ganun lang yun. P-A-S-S. Pull the pin. Aim the nozzle. Squeeze the lever. And sweep side to side slowly. So, sana, sana nakatulong sa inyo sa mga walang masyadong alam sa paggamit ng fire extinguisher. Sana nakatulong sa inyo. Sa may mga alam naman, sana na-remind kayo na kailangan gawin natin kung kaya lang din naman natin eh. Kasi kaya nga tayo nandun, di ba? So, sa susunod, marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa fire extinguisher. Sa ngayon, ito lang muna kung paano ang tamang paggamit ng fire extinguisher. So, mga buddy, ingat sa kanya-kanya mga 2-0. Bye-bye!